Bansang China, pinakamabilis na umunlad sa buong mundo. Nagtataglay ng pinakamalaking impluensya sa WPS at ang pinakakinatatakutang partido sa teritoryo ng Asya. Ilang dekada nagpatuloy ang kapangyarihan ng mga komunista sa kalakal ng bansa na nagtulak sa pag-asenso nito at sa paglakas ng sandatahang militar. Pero tila sumobra ang pagnanasa ng gobyerno doon na maghari-harian sa buong Southeast Asia. Para bang lumaki ang ulo na lahat ay tinatakot. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na karma na sinasapit ng China ngayon ay aapekto sa kinabukasan ng milyong-milyong mga kabataan at sa mga susunod pang henerasyon. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ilang dekada na nasaksihan ng buong mundo ang pag-unlad ng China at ang pag-asenso ng pamumuhay ng mga 1,400,000,000 mamamayan. Tinatayang malalampasan nito ang Amerika sa mga susunod na taon. Sa makatuwid, noong 2023, ang China ang may pinakamaraming bilyonaryo sa buong mundo at marami dito ay mga may koneksyon sa Partido Komunista. Ayon sa statista, may halos 1,000 mga bilyonaryo ang mula sa bansa, na daig pa ang Estados Unidos na may 700 lamang. Sumunod ang mga bansang India, Germany at Britanya. Salamat sa mga industriyang nagdadala ng pag-unlad sa bansa, mga sektor na pinagkakakitaan ng limpak-limpak na pera. Sinabi sa Investopedia noong taong 2022 na mayroong 3 industriya sa China na nagdudulot ng sobrang pag-asenso nito. Ang nangunguna at ang pinakamalakas ay ang serbisyo sa bansa, katulad ng mga binibigay ng mga doktor, ng mga guro, sa hospitality sa mga hotel at mga restaurant. Sa katunayan, kalahati ng kanilang GDP o lahat-lahat ng pinagkakakitaan sa buong bansa ay mula dito. Pangalawa lang ang paggawaan ng mga produktong made in China pang export at ang huli ay ang agrikultura. Marami pang nagtatagumpay na negosyo sa bansa pero hindi mapapantayan ang sektor ng serbisyo. Hanggat may mga kabataan na nakakatapos ng kanilang pag-aaral, ang sektor, ang industriya ay siguradong magpapatuloy. Libo-libong mga Chinese exchange students na nag-aaral sa kanluran, sa Amerika at sa Europa ang nagkalat. Marami sa kanila ang nakakatapos ng kolehiyo at bumabalik sa China upang maghanap ng trabaho sa service sector dahil talagang malakas ang industriya at malaki ang pasahod. Ang pangarap ay makakuha ng pwesto sa malalaking kumpanya. Siyempre, para yumaman o kaya ay makasama sa listahan ng mga bilyonaryo sa bansa. Bakit nga naman sila magtatrabaho sa mga sakahan at palaisdaan kung meron silang tinapos? Napakahalaga sa China ang mga kabataang nakakatapos ng pag-aaral dahil sa one-child policy doon. Ibig sabihin, isa lang ang aasahan ng mga tumatandang magulang. Sa 70 dekada nagtuloy-tuloy ang pag-unlad ng bansa. Naging pangalawa ito sa pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo. Salamat sa mga sektor na pinagkakakitaan at salamat din sa mga kabataang nakakatapos ng kanilang pag-aaral. Ayon sa ulat ng NPR, marami ang umaasa na makakabangon ng China pagtapos ng pandemya. Binanggit sa pahayag na lalakas ulit ang ekonomiya sa bansa dahil sa labor market o mga kumpanyang nangangailangan ng mga trabahador at ang tuloy-tuloy na pagtakbo ng real estate. Kung ang dalawang industriya ay magpapatuloy sa paglakas, siguradong yayaman na naman ang mga komunista. Pero hindi ito ang nangyari. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called... Habang rumaragasa ang nakahahawang sakit, nagpatupad ng mga mahigpit na batas ang komunistang pamahalaan doon. Katulad ng mga lockdowns na sobrang higpit na libo-libong mga negosyo ang bumagsak sa loob lamang ng ilang buwan. Mga quarantines kung saan pinagbawalang lumuwas ang mga tao. Siyempre, maraming nawala ng trabaho
at hindi nakapagbayad ng kanilang mga pautang. Libo-libong exchange students ang hindi nakabalik sa ibang bansa upang tapusin ang kanilang pag-aaral. Bukod dyan, ginustong kontrolin ng Partido Komunista ang mga dayuhang korporasyon upang masiguro ang kanilang kapangyarihan at ang impluensya. Para saan? Upang kumita sa paghihirap ng iba. Nang natugunan ng mga komunista ang sunod-sunod na pag-alis ng mga kumpanya sa bansa, nataranta ang partido at nagbigay ng pabuya sa mga mananatili. Pero hindi na ito napigilan. Binalita pa nga sa Nikkei Asia noong taong 2019 na nag-alok ng benepisyo ang bansa sa 50 international companies kung sila ay mananatili sa China. Kasama sa mga aalis ay ang kumpanya ng Nintendo na sikat doon. Marahil na alaman na ng mga negosyante ang tunay na kulay ng partido at hindi nila hinayaang takutin sila ng mga komunista. Ang pag-alis ng malalaking korporasyon ay nagdulot ng malawakang kawalan sa maraming sektor, mga industriyang nagbibigay ng trabaho sa mga kabataan at tumutulong sa pag-asenso ng bansa. Sinabi din sa news.com noong taong 2022 na yung malalaking tech companies ay nagsialisa na nga sa China. Sinabi na ito ay dahil sa maraming dahilan. Sa human rights violation ng bansa, sa pagnanakaw ng kanilang intellectual property o mga kaalaman sa teknolohiya, pagmamanipula ng mga komunista sa kalakalan, at higit sa lahat ay ang pagpuwersa sa mga korporasyon na bigyan ng matataas na posisyon ng mga miyembro ng partido. Binanggit din na kasama sa mga umalis ay ang Apple, Amazon, pati Google, Samsung at Volvo. Mansyakin mo ang malubhang epekto nito sa ekonomiya, pati sa mga kabataang nakatapos ng pag-aaral at naghahanap ng trabaho. Simula pa lamang ito ng bangungot, dahil lubos ang sumama ang reputasyon ng mga komunista sa mata ng ibang mga bansa. Inulat sa CNBC na ang China na dating kilala bilang factory of the world, ngayon ay hindi na. Ayon sa balita, dahil sa kagagawa ng partido, ang mga paggawaan ng produktong pang-export ay humina at nalampasan na ng mga bansang Vietnam, Malaysia, Bangladesh, India at Taiwan. Mukhang ang masamang karma ng China ay tuloy-tuloy. Dahil isa sa pinakamalaking sektor na pinagkakakitaan ng pamahalaan, ang real estate ay nagsimula ng gumuho. Sinabi sa Newsweek na ang pagbagsak ng Evergrande ay malaking dagok sa ekonomiya ng China at ang pagbagsak nito ay nagdulot ng ripple effect. Sa buhay ng tao, hindi may pagkakailang katotohanan sa prinsipyo ng karma o ang resulta sa gawa ng isa. Kung mabuti ang iyong ginawa, ang karma nito ay mabuting resulta. Pero kung kasakiman ang gawain, asahan mo na masama ang karma nito. Ito rin ang masasabi sa nagaganap ngayon sa Partido Komunista ng China. Pumunlad ang bansa noon at naging pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya dahil sa magandang pamamalakad ng mga naunang rehimen. Nung ito ay nagbukas ng kalakalan sa buong mundo, maganda ang resulta sa bansa. Lumago ang maraming industriya at dumami ang trabaho para sa mga nakatapos. Nung nakipag-ugnayan ito sa mga taga-kanluran, ang resulta ay naging progreso ang teknolohiya sa bansa at dinumog ang mga syudad ng mga negosyanteng dayuhan. Napakagandang karma para sa mga incheck. Pero mayroon pang isang prinsipyo na masasabi na nangyayari ngayon sa bansa. Marahil ang nagdulot ng korupsyon, ng pagkaganit at pagiging gahaman ng partido. Ito ay walang iba kundi ang prinsipyo na power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Huwag lubos ang paghawak ng kapangyarihan ay nakasisira sa pagkatao ng isa. Katotohanang hindi mapagkakaila lalo na sa mga gobyerno at pamahalang nagpabagsak sa sarili nitong bayan. Dahil sa kapangyarihan, naging mapang-abuso ang partido, naging gahaman sa salapi, pati sa West Philippine Sea, akala mo ay kung sino. Nang angkin ang hindi kanila, nanakot ng mga kapitbahay. Sino man ang tumutulay, pinagbabantaan ang buhay.
Ano ang karmang sinapit ng China? Simula nang naghigpit ang bansa sa mga lockdowns at quarantines upang panatiliin ang pag-unlad ng bayan sa gitna ng pandemya, ang nangyari ay kabaligtaran. Maraming kabalbalaan ang lumabas na dati ng ginagawa ng mga komunista, mga kalukuhang hindi na masikmura ng taong bayan. Kasama dito ay ang pagnanakaw ng intellectual property mula sa ibang bansa. Ayon sa CBS News, ang mga state-sponsored hackers ng China o mga hackers na pinahihintulutan ng partido ay nakapagnanakaw ng impormasyong nagkakahalaga ng trilyones na mula sa mga 30 multinational na kumpanya. Sinabi sa ulat na ang pinupuntirya ng mga cyber hackers ay mga matitinding teknolohiya na hindi pa inilalabas ng nakaimbento. Ang nakababahala sa intellectual property theft ng mga inchik ayon sa Center for a New American Security, ang pagnanakaw ng China sa mga disenyo ng sandata ay ang pinakamalaki sa kasaysayan ng tao. Pinahayag na ang mga ninanakaw ay teknolohiyang may ugnay sa disenyo ng F-22 at F-35 fighter jets. Napagalaman din na ang mga hackers ay suportado ng partido at nagnanakaw ng mga blueprints, diagrams ng mga eroplanong pandigma, helicopters at mga missiles sa mga technology companies sa Amerika, Europa at Asia. Kaya ang mga kumpanyang may kinalaman sa masaselang teknolohiya ay naglalayuan na sa pakikipag-ugnayan sa China. Yung iba ay naghigpit ng kanilang cyber security. Isa pa sa ginawa ng mga komunista na nagdulot ng masamang karma ay ang pagpuwersa nito sa mga dayuhang negosyante na magpasok ng mga miyembro ng partido sa kanilang pamunuan. Ayon sa Sayari, na bumubuo ng maliliit na grupo o party cells ang CCP sa board of directors ng malalaking kumpanya upang lubusang makontrol ang negosyo. Ayon sa ulat noong taong 2008, ginawang batas sa China na kailangan may miyembro ng komunista sa matataas na pwesto ng mga pribadong sektor. Batas na hindi kinagiliwan ng mga dayuhan. Dahil dito, napuno na yung mga kumpanya at isa-isang nag-aalisan sa China. Mga kaganapang naging mitsa ng pagkaubos ng trabaho sa mga nakatapos ng kolehiyo. At ang pinakamatinding karma na sinapit ng China ay ang epekto nito sa kanilang mga kabataan. Inulat sa CIC data na 21% ng kabataan mula edad na 16 hanggang 24 na taong gulang ang walang trabaho sa bansa. Ang kalkulasyon ng CUNEIMA na noong taong 2020 ay halos 170 milyon ang bilang ng mga kabataan sa bansa. Ibig sabihin, ang mga youths na walang trabaho ay aabot sa 34 na milyon. Mga nag-iisang anak dahil sa one-child policy na hindi matutulungan ng kanilang mga magulang. Kaya sa Yahoo News, sinabi ng gobyerno sa mga kabataang walang trabaho na pumunta na lang sa probinsya upang magsapa. Anong aral lang mapupulot dito? Ang matinding karma na sinasapit ngayon ng mga komunista ay sarili nilang paggagawan. Mga desisyong mula sa korap na pananaw. Dahil sa kanilang pagkagahaman sa kapangyarihan at pagiging ganit sa pera, ang masamang epekto ay sa kanila ring mga kabataan sa kinabukasan ng mamamayan. Kung magpapatuloy sa paghina ang ekonomiya, pati yung mga susunod na henerasyon ay walang trabahong mahahagilan at baka mabuhay na lang sa pagsasaka ng kabukiran. Ika nga nila, naghahangad ng kagitna, isang salup ang nawala. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.